Hello sa inyo mga kasari at magandang hapon po sa inyong lahat. So for today's video, ang i-share ko po sa inyo is kung paano po makaipon kahit maliit lang po ang benta ng ating sari-sari store. Paano nga ba makaipon kahit hindi naman kalakihan yung benta ng ating tindahan? Ito guys ay tips na rin based on my experience yung mga i-share ko sa inyo guys. Paano makaipon kahit maliit lang ang benta ko? Ganito po yan mga kasari. Nasa tamang pagbabudget po yan. Alam nyo yun guys. Hindi naman porke bumenta tayo ng benta pa lang to ha. Hindi pa to linis na kita. Hindi porket nagkaroon tayo ng benta ng 3,000 ay pwede na agad tayong kumuha ng 500 pesos sa benta ng ating tindahan. Hindi po ganun. Depende po yan mga kasari sa porsyento na ipinapatong po natin sa ating mga paninda. For example, 10%. Yan yung pinaka-eksaktong pagkuha ng linis na kita sa iyong mga paninda. 10%. Pero kung hindi naman kaya mga kasari na kumuha agad-agad ng 10%, kasi merong mga tindahan kasi na nag-i-start pa lang. Alam nyo yun guys, budgeting pa lang talaga yung benta ng tindahan. Ang hirap naman na sa umpisa mo pa lang na pagtitinda. Alam nyo yun guys, yung binabudget nyo pa lang tapos mag-uumpisa agad kayong mag-ipon. Para sa akin, siguro pa daanin nyo muna ang ilang buwan. Yung alam nyo talaga na nakaya na ng tindahan nyo na kumurot kayo kahit pa isa-isang daan, ganyan, makapagtabi kayo kahit papano. Pero kung nagsisimula pa lang mga kasari ang inyong tindahan, huwag na po muna kayong mag-ipon. Siguro paraanin nyo muna ang 6 months, kapag nakita nyong malago-lago na yung inyong sari-sari store, doon na po kayo mag-isip ng kung paano kayo makakaipon. Or magkaroon kayo ng isang alkansya, sulatan nyo, maging ipon challenge, ganyan. Nung nakaraan guys, madalas akong makapag-share sa inyo ng ipon challenge. Pero ngayon guys, wala na akong ipon challenge. Ang meron ako dito is, yung na-share ko sa inyo nung nakaraan na kada araw is nagtatabi ako ng 5 pesos. Hindi po kalakihan. Naisip ko kasi na kailangan magbawi ngayon ng aking tindahan. Diba guys, nagbabawi pa hanggang ngayon yung ating sari-sari store dahil sa aksidenteng nangyari sa amin. Medyo malaki-laki yun na wala sa tindahan. At malaki din yung binayaran naming utang, ganyan mga kasari. Alam nyo naman na hindi kami ginastusan nung nakabanggaan namin at wala talaga siyang binigay ni piso. So parang kami pa nga ang sinisisi, gento ganyan. So pinabayaan na lang namin guys, pinagpasa Diyos na lang namin. Kaya ang laki ng epekto talaga nung pagkakaaksidente namin sa aming sari-sari store. Dahil ito lang naman talaga mga kasari ang aming bread and butter ni partner noon. Pero ngayon dahil meron na tayong extra na siomay at siopaw at medyo malaki din naman yung ating kinikita sa siomay at siopaw basta tayo ay nakaubos. Ayun, ang laking tulong mga kasari. Kahit maliit yung sales ng ating sari-sari store, basta naubos yung ating siomay at siopaw, yung isang pamilihan natin ng siomay at siopaw, kumikita po kami dyan, linis na kita na 700 to 800 pesos sa isang pamilihan. Dalawang balot ng siopaw, dalawang balot ng siomay, 700 to 800 pesos po ang kinikita namin dyan. Paano na lang mga kasari, diba, kung sa isang linggo, makadalawang pamili kami, naubos, sagad-sagad, at naubos talaga lahat-lahat. Ang linis na kita namin doon is nasa 1.6. Ganun po mga kasari, sa loob ng isang linggo. Kapag sobrang lakas, minsan naman guys, diba, alam nyo naman, nadaan tayo sa tumal, nadaan tayo sa madaming bumibili, nadaan tayo sa sakto lang ang bumibili. So, ayun, yung 1,600 na yon minsan lang natin yon matarget. Kaya, ayun, ang laking tulong din talaga na kahit ang liit yung sales ng tindahan natin ngayon, di ba, medyo matumal, January, February, matumal. So, meron tayong extra income at doon tayo guys nakakaipon. Kaya, sa benta at sales ng tindahan, hindi po muna kami kumukuha. Yun po yung pinaka-technique namin sa ngayon. Wait lang po mga kasari. Pero mga kasari, kung hindi naman kakayanin ng inyong sari-sari store na mag-ipon, at kung kayo ay nagbabawi-bawi, huwag po nating pilitin.
Mahirap naman po na mag-ipon, mga kasari, yung magbabawas or magkakaltas tayo sa sales natin tapos dun pa natin sa tindahan kukuhanin lahat ng pangangailangan natin. So, stop na po muna natin ang pag-iipon kung ganun po yung nangyayari, yung hindi pa po kaya ng tindahan nyo na magbawas kayo sa araw-araw, lalo na nga kung dun nga kinukuha lahat-lahat. So, ayun po mga kasari, kaya din kami nakakapag-ipon kasi nga may extra kaming small business dito, yung Shomai at Shopaw. Mahalaga talaga yun guys eh, na pang backup. Alam nyo yun, pang backup natin yan. Kasi sa tindahan naman, sa sari-sari store, sa isang maliit na tindahan, hindi talaga kalakihan ang kita dyan. Diba, alam nyo naman mga kasari, ang patong lang natin sa mga produkto. Minsan piso, 2 piso, 3 piso, 5 piso. Yan na yung pinaka mataas eh, 5 piso. Tapos, kung may ilan man na masihigit pa na ang patong natin sa 5 piso, iilan lang talaga. Kaya, ayun, kailangan talaga natin ng pang backup plan or pang small business sa yung tindahan. Para nga, may extra income na pumapasok at may extra din kayong pagkukunan nang alam nyo na kung kayo nga ay nag-iipon. So, yun lang mga kasari ang masashare ko sa inyo kung paano ako nakakaipon kahit maliit lang yung benta ng sari-sari store. Nasa budgeting lang talaga yan. Yung pagkaltas nyo sa sales ng inyong tindahan ay nakadepende talaga sa benta ng tindahan nyo. So, for example, naka 3,000 kayo. Ang pwede nyo lang kuhanin doon is 300. So, kayang-kaya na yung pambudget sa isang araw. Pero kung kayo ay naka 2,000 lang, ang pwede nyo lang kuhanin doon is 200. 10% lang po mga kasari. Kung ang benta nyo po ay 1,000, hindi po kayo pwede kumuha ng 500. Kasi po talagang maapektuhan po mga kasari kapag sobrang laki ng kinukuha nyo sa sales, yung hindi akma. Alam nyo yun guys, hindi akma sa porsyento na kinikita nyo sa isang araw. So, yun lang mga kasari ang masishare ko sa inyo. Kahit maliit yung benta ng inyong sari-sari store, maliit yung tindahan nyo, walang imposible na tayo ay makapag-ipon. Pero depende din talaga sa situation and sa dami ng pamilya. Kaya, ayun, nagkakaiba-iba ng ano tayo sa pag-iipon eh. So, nakadepende lang po talaga yan sa mindset natin yan mga kasari. Kung paano tayo makakaipon. Kung alam natin sa sarili natin na tayo ay matipid na tao, yung kaya nating magtiis, kaya nating magtiyaga, makakapag-ipon po tayo. Pero depende din sa situation talaga mga kasari, sa problema na dumadating. Pero maganda pa rin po mga kasari ang meron tayong ipon. Dahil kapag meron po tayong ipon, in case of emergency, meron po tayong matutukot. So, yun lamang po mga kasari ang share ko po sa inyo. Kahit maliit lang po yung benta ng aking sari-sari store, nakakapag-ipon pa rin po ako dahil po sa Shomai at Shopaw. Malaki po yung kinikita namin dyan mga kasari. Kaya kung medyo matao po sa inyong lugar, why not magdagdag din po kayo ng Shomai at Shopaw. Dagdagan nyo na rin ng french fries ganyan or drinks ganyan. Gulaman and buko juice, mga ganyan. Maraming pwedeng idagdag mga kasari sa inyong sari-sari store na maliit lang yung kailangan nyong puhunan. So kung wala po kayong steamer, medyo gagastos pa po kayo ng medyo malaki-laki. Kasi yung bili namin sa steamer, siguro mga 3 to 4 years ago, 2,000 pesos. Tatlong layer naman po yun mga kasari. So yun lamang po ang vlog ko sa inyo mga kasari. Sana nagustuhan nyo po yung share ko sa inyo kung paano po makaipon kahit maliit lang po ang benta nyo sa isang araw. So yun lamang po mga kasari. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!